Yes, kasi bakit? Negative kasi sila mag-isip. Tama. Tayo positive mag-isip. Tama mali? Oh, sino payaman? Oh, kita mo? Sa kanila ba sumigaw ka ng ganyan? Sigaw ka, yung sa kalagitnaan na namimilig ko sila. Baka batuhin ka. Tama mali? Tama. Yes. Kaya meron ding tamang lugar 'yan. Yung pagsigaw mo. Tama mali? Tama. Meron ding tamang lugar 'yan na ilalabas mo yung excitement mo. Tama mali? Tama. Okay. So ngayon, hindi naman natin tinitignan kung ano yung nangyayari hindi maganda. Hindi natin binabaliwala. Pero ang point ko, kapatid, we have to move on. Okay? Kasi bakit? Nangyari na yun eh. Yung lamat ba sa lupa na yun, mababago mo pa yun? DPWH na yun, bahala na sila doon. Tama, mali? Tama. Pero para problemahin mo pa, para ma-stress ka, ay grabe. Yung ini-invite mo, stress na stress. Ako pa, hindi ako makakapag-join pa. Grabe. Sa Bohol, naglindol. O ano ngayon? Ang layo. Tama? Tama. So ano bottom line, guys? Yung mga ganong affected, okay? Ng mga bagay na nangyayari sa kapaligiran, okay? Ito kasi yung mga walang pinagtutuunan ang isip. Kaya kailangan nating imbitahin. Sabi mo sa katabi mo, imbitahin. Kasi bakit? Para yung focus nila, hindi sa problema, kundi sa solusyon. Yes! Nag-gets niyo po ako? Yes! Tanong, sino sa inyo rito, pag may problema, ang iniisip kagad, solusyon? Oh, tignan mo ha. Ibang-iba tayo. Yung iba, pag nag-isip ng problema, ay grabe, mag-i-emote muna. Mari. Tama ba? Tayo hindi ganun. Kasi bakit? Tanong mo bakit? Tanong mo bakit? Kasi positive tayo mag-isip. Tignan mo ha. Oh, sabi mo sa katabi mo, yayaman ka talaga. Tanong mo bakit? Tanong mo bakit? Bakit? Tanong mo bakit? Bakit? May problema na. Positive ka pa rin. Yes! Tama ba? Yes! Yes! Kasi bakit? Bakit mo problemahin yun? Tama. Hindi naman natin problema yun. Kahit si Aquino nga, hindi pinoproblema yun eh. Oh, makita mo lang si Aquino, relax na relax. Diba? Sino kausap? Sina Paulis. Ay! So, point ko mga kapatid. Bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na ma-master itong negosyo na to. Okay? Kaya dapat ang mindset mo ngayon, iba na. Sabi mo, iba na. Iba! Kasi puso at isipan mo na yung nakataya dito. Kaya kung ano yung nasa puso at isipan mo, okay? Yan yung magbibigay sa'yo ng signal, okay? Para sumunod yung katawan mo. Kaya kung ang katawan mo nakakondisyon, naka-mindset, believe me guys, lahat ng ginagawa mo, tamang direksyon. Wala kang sasayanging oras. Kasi, alam mo, yung ginagawa mo, yan ang magpapaunlad sa buhay nyo. Yes! Tama? Oh. Sige po ma'am, dito po. Meron pa ako sa harap. Alright. Yan. Sige, tuloy lang po, ma'am. Okay. Next is, dapat alam na alam mo yung deepest why. Kaya mo siya ginagawa. Dapat yung deepest why mo, malalim. Okay? Hindi yung ginagawa mo lang ito yung negosyo na to kasi nakita mo, nandun yung idolo mo. Ang gwapo. Ang ganda. Tama? Dapat mas malalim yung rason mo, kaya mo siya gagawin. Kasi pag malalim ang rason mo, kaya mo siya gagawin, maniwala ka sa akin, lahat ng rejections, objections, lahat ng discouragement, hindi mo makaramdaman. Believe me. Sino rito yung nare-reject pa? Oh, sige, taas ako ba, yung nare-reject? Oh, simple lang. Nare-reject ka kasi ginagawa mo yung negosyo eh. Tama? Yes. Huwag mong gawin yung negosyo. Walang mag-reject sa'yo. Oh, huwag ka rin umasang yayaman ka.
wala kang ginagawa eh. Tama? O, sabi mo sa katabi mo, normal ang rejection. Kasi, sabi mo, kasi! Kasi! Payaman ka! Payaman ka! Oo. Tingnan mo. Pag payaman ka, ano pakiramdam mo? Positive, negative? Positive! Positive! Kahit na ano pang gabing mag-negative, wala yan sa'yo. Hindi mo makakamdaman yan. Kasi bakit? Ang tingin mo kasi, malayo. Malayo. Ibig sabihin, hindi ka na maapektuhan kasi nga, oh, malalim yung rason mo, kaya mo siya ginagawa. Maaapektuhan ka lang pag mababaw lang yung rason mo. Tama? Ngayon, ang tanong, pangarap ang pinag-uusapan. Madali bang i-give up? Hindi ah. Ako? Hindi. Kahit humarang ka pa, dadaanan kita. Tama? Tama ba? O bakit? Pangarap ko na pinag-uusapan eh. Oh, ibig sabihin, pag nakuha ko pangarap ko, matutulungan ko pamilya ko, tama mali? Tama. Oh, tapos ikaw lang, haharang? Ay, hindi pwede. Sabi mo, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ka obra. Hindi ka obra. Bahala ka. Bahala ka. Payaman ako. Payaman ako. Oh, di ba? Yes. Yun tama. Alright. Ang tanong, seryoso ka na ba? Sure? Okay. Serious and nakapokus. Ganyan ka na ba? Kaseryoso sa ginagawa mo? Seryoso ka na ba? Oh, paano malalaman na seryoso ka? Simple lang. Wala nang bagay kang ginagawa na hindi magpapaunlad ng buhay mo. Ganun ang taong seryoso. Ibig sabihin, lahat ng bagay na makakapagpatagal sa pag-unlad mo, iwasan mo muna. Oh, kaya niyo ba yun? Yes. Ha? Oh, yung sa mga bata, yung mga Dota. Oh, yung mga, ano pa yung mga ano? Oh, natawa si Sir. Bata, Sir, pinag-uusapan natin. Natawa ka, Sir. Nagdo-Dota ka pa, no? Joke lang, Sir. Ha? Ang punto ko, lahat ng mga bagay na hindi magpapaunlad, yung waste of time na sinasabi o tinatawag, lahat yun, iwasan nyo muna. Okay ba yun? Yes! Kasi bakit? Ganito yan eh. Merong distributor na walang ginawa kundi magplay. Meron naman distributor na ang ginagawa, play, work. So, ibig sabihin, Naglalaro, nagtatrabaho. Tama? Yung isa naman, work. Oh, tanong. Anong tamang attitude? Yung una, pangalawa, pangatlo? Pangatlo. Kasi bakit? Trabahuhin mo man ngayon, nakuha mo yung resulta after 1 year, after 2 years. Ang tanong, after 2 years, maglaro ka man, nakuha mo na pangarap mo. Tama? Kaysa isasabay mo habang kinukuha mo yung pangarap mo, ay grabe ka. Ang saya-saya. Tama? O, tanong. Pagka ganun, sinasabay mo pa yung laro, seryoso, hindi? Hindi. Nakapokus, hindi? Hindi. O, hindi pa. Kaya no wonder, hindi pa nakukuha. Kasi, mas marami yung waste of time kaysa productive time. Tama? O, sabi mo sa katabi mo, seryoso! Focus! Okay, next. Dapat dito, self-motivated ka. Kapatid. Hindi yung pag nakikita mo lang yung upline mo, tsaka ka na mo-motivate. Mali. Ibig sabihin, pag wala ka nakikita na successful, demotivated ka. Oh, ano point yung mga kapatid? Alam mo, kung may nabibili lang yung liquid motivation sa butika, ay grabe, ang dami ko niya sarip. Bakit? Pag nadidemotivate ako, kukuha lang ako ng isa, lagyan ko lang si Rate, check! Ah! Woo! Power! Sino ka kusapin? Ha? Okay na ako. Argado na ulit. Eh, kaso hindi ganun eh. Tama? Tama?
Meron bang liquid motivation? Wala. Wala nga eh. Kung meron niya, sabi ko sa inyo, ako magbebenta eh. Tama? Kasi bakit? Yung motivation kasi nanggagaling sa loob. Sa kaloob-looban natin. Tama? Kaya kung alam na alam mo, yung ginagawa mo, magbibigay ng magandang buhay sa'yo, dapat self-motivated ka. Dapat hindi ka na minomotivate. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na dapat imotivate. Tama ba eh? May pangarap mo kukunin mo, tapos imomotivate pa kita? Tama, mali? Tama. Oh, bottom line. Kung self-motivated ka, walang dahilan para magbago yung excitement mo. Bagkus, pataas, panang, pataas. Nakuha mo? Oh, tingnan mo ha. Kayo ba nag-iisip ng negative o positive? Oh, yun naman pala eh. Nag-iisip na naman pala ng positibo eh. Oh, iyon yung mga sign ng mga motivated na tao. Walang ginawa kundi mag-isip ng positibo. Tama, mali? Tama. Oh, gusto mo, self-motivated. Tapos pag-uwi mo ng bahay, lilipat mo sa teleserye yung palabas. Yes. Oh, malungkot yun. Tapos nagagalit ka pag binitin pa. Gabi, mamamatay na, pinutol pa. Ang bihirang ABS-CBN to. Tama, mali? Tama. So bottom line, mga kapatid, kahit na ginagawa na natin yung negosyo, marami na tayong guide. Pero minsan, nakakalimutan pa rin natin. Kasi, merong mga bagay-bagay na dumadaan sa buhay natin na out of control tayo. So, wala yung okay lang yun. Pero ang importante, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na walang pwedeng mag-motivate sa'yo kundi sarili mo. Tama, mali? Tama. Sinubukan nyo na bang kausapin sarili nyo sa salamin? Yes! Sumagot ba? Oh, kung sumagot, takbo ka na. Tama? Oh, ano point ko, kapatid? Ginawa nyo ba yon? Yes! Sinubukan nyo ba yon? Yes! Guys, subukan nyo. Yes. Very positive. Oh, tignan mo ha, pag mag-isa ka lang, pasok ka sa kwarto kung may salamin doon o kaya sa banyo. Tapos, tignan mo yung sarili mo. Tapos, sabihin mo sa sarili mo, yayaman ka. Sabihin mo, yayaman ka. Oh, tinubukan nyo na yun, sabihin sa sarili mo. Yes. Oh, kita mo ha. Kung ikaw niya, nga, nadyan ka, nakaupo ka, nagdududa ka, hindi mo ginagawa. Oh, sarili mo yung kausap mo. Eh kung sarili mo yung kausap mo, dapat positive ka. Tama mali? Tama. Dapat ikaw mismo ang assessment mo sa sarili mo, kaya mo itinuturo yung sarili mo para yung mindset makuha niya. Kasi yung part ng brain natin, dalawa. Alam niyo ba yon? Dalawa. Yung everyday na ginagamit natin, ang tawag dyan, conscious mind. Tama? Ngayon, yung hindi mo masyado ginagamit, na minsan madalas nagre-remind sa'yo sa mga decision-making mo, ang tawag dyan, subconscious. Oh, tignan mo ha. Kung dalawa yung part ng brain natin, gawin yung makabuluhan. Pwede mong kausapin yung sarili mo sa salamin. At sabihin mo sa kanya na huwag siyang pumayag na hindi siya yumaman. Yes! Ang daming yumaman, ikaw pa. Oh, kaya niyo yun? Yes! Kaya niyo yun? Yes! Ay, grabe. Pag effective, kalabitin niyo ako, ha? 2 to 3 years from now, kinalabit mo ako. Ay, grabe, upline effective. Kalabitin mo lang ako. Kasi bakit? Gusto ko kasi mangyari sa inyo. Yes! Tama? Ang dami siguro kong kakalabit, no? Ang daming kakalabit. No? Upline. Ang dami, oh. Bakit? Ang dami naging successful. Because of that. Kasi, tinuturuan mo na yung sarili mo na huwag kang papayag. Huwag kang papahuli. Ikaw yan. Oh. Mindset. Tama? Oh, pag yumaman yun, yung tinuturo mo.
Pag umaman yun, tanong, sisisihin ka? Sisisihin ka ba? Hindi, ikaw pa rin yun eh. Ikaw yung nagturo sa kanya, tama? Nasa labas, hindi magagawa ng ibang tao na ididikdik sa isip mo na payamang ka. Walang ganun. So kaya ngayon pa lang, dapat ang mindset mo, malalim. Malalim na malalim. Para hindi ka kayang tinagin. Tama? Tanong, sino payaman? Alright. Sabi mo, self-motivated ka dapat. Self-motivated ako. Alright. Obey. And listen. Grabe, sumasabay na yun. Yun na yun. Magkadikit na kami ng puso. Yung utak na lang ang didikit, no? Okay ka na. Sino yun? Taas nga yung kamay nun. Power! Yun yun. Grabe. Meron na akong ano doon. Tawag dyan, CCTV. Okay. Obey and listen. Is it important to obey and listen? Yes. Yes. Kasi bakit? Negosyo itong ginagawa natin. At very important po, yung pagsunod at pakikinig. Sabi nga, a good teacher is a good listener. So, hindi ka pwedeng gumaling magturo kung kailanman hindi ka natutong makinig. So, meaning, yung pakikinig nyo na to, ito, yan, grabe. Congratulations. Congratulations. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, gagaling kang magturo. Alright. Next is trust and respect. Guys, very important to. Alam mo kasi, kahit sa ibang company, to atin naman, marami sumasablay po dito sa trust and respect. Minsan, pagka kumita na, gumanda na yung buhay, yung upline, binabaliwala na. Hindi na nakikinig. Hindi na sumusunod. Lalo na, walang respeto. Guys, kung kailan pa gumanda yung buhay, kung kailan pa nakuha yung pangarap, tsaka pa naging worse yung attitude. Ayoko mangyari yan. Sabi mo, ayoko mangyari yan. Ayoko mangyari. Lalo na sa atin. Lalo na sa atin. Obey and respect. Trust. Ha? Oh, tinignan ko lang kung gising pa kayo. Binaligtad ko lang. Okay? Oh, gising pa. Nakikinig. Palakpakan niya natin, nakikinig. Trust and respect. Importante? Yes. Oh, sabi mo sa katabi mo, kahit mayaman ka na, kahit nakuha mo na lahat ng pangarap mo, kahit ubod ng laki na ng kinikita mo, huwag mawawala yung trust and respect mo. Okay ba yan? Okay ba yan? Guys, believe me, yung ginagawa mo, gagawin din sa'yo. Naggumawa kang mali, gagawin din sa'yo. Ang balik sa'yo, mali din. Gumawa ka ng tama, ang balik sa'yo, see? So, ano magandang gawin? Ano magandang gawin? Ano magandang gawin? Tama. Tama. Kasi bakit? Kung tama ang gagawin mo, believe me, hindi ka maliligaw. Okay? Ngayon, sabi mo sa katabi mo, iwasan yung mali. Para hindi pamarisan. Tama ba yun? Yes. Oh, si marami kasi dyan eh. Makakuha lang ng downline. Kahit, di ba? Tama? Oo, yung gawin yun. Ha? Pagkasali na, motivate mo pa. Motivate mo. Nag-inactive, i-motivate mo. Huwag mo sabihin, gabi pare, ang ganda sa grupo namin.
Di ba? Inactive ka na? Oo, oo. Ano? Ano papasok sa utak nun? Dinidiktahan mo ng mali. Tama mali? Oo. Eh, malay mo naman. Siya lang talaga yung merong mali. Oo. Huwag niyo i-tolerate. Lalong huwag niyong gagawin. Sabi nga, di ba? Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa... Oh. Malinaw? Yes. Oh. Ngayon pa lang, hindi pa kumikita ng malaki yung mga nandito ngayon. Dapat alam nyo na to. Yes. Kasi para sa atin to eh. Yung pundasyon natin, very important. Why? Kasi yung foundation natin, pag maganda yung ginawa natin, yung upbringing natin, yung pag-handle natin sa tao, believe me guys, yung bonding natin, kahit anong kumpanya pa lumabas, hindi tayo kayang tinagin. Yes! Tanong mo bakit? Bakit? Kasi maganda yung values natin. Yes! Hindi tayo ganun. Hindi tayo pera-pera. Tama? Kasi gusto niyo ba long term? Yes! Oh, sino gusto long term? Ako! Yung tipong 10 years na, 15 years na jinga, ang gaganda na ng buhay natin, iba na itsura natin, yung maputi. Naging maitim. Grabe. Yung maputi, naging maitim, yung maitim, naging maputi. Yung walang buhok, nagkaroon. Yung may buhok, nawalan. Ganon? Grabe. Lahat ng kabaliktaran, yun ang ginawa niyo. Iba talaga nagagawa lang may pera. Yes! Tama? Ay, pagkaganyan ka naman, di ba? Pwede na akong pumuti. Yeah! Kaya hindi makapaniwala eh. Sabi, maganda daw yung gluta. Hindi. Hindi umipik eh. Tama? So, ang point ko kapatid, maganda yung product natin eh. Maganda yung system natin. Lalong maganda yung kumpanya natin. Lalong maganda yung kultura natin. So, ibig sabihin, lalo nating pahalagahan. Sabi mo, pahalagahan. Pahalagahan. Mahalin. Mahalin. Pangalagaan. Pangalagaan. Pagbutihin. Pagbutihin. Para maraming sumunod. Sumunod. Nayayaman. Nayayaman. Okay ba yun? Yes! Sini payaman? Ako! Alright. Grabe. Are you all excited? Yes! Okay. Next is upline. Okay? Yung trust and respect, obey and listen. Lahat to, okay? Yung mindset mo ngayon, okay? Lahat ito, patungkol ito, okay? Sa upline mo. Okay? Bakit sinasabi ko to sa inyo? Guys, from now on, sabihin nyo, mahina? Yes, upline! Mahina? Yes, upline! Mahina? Hindi makinig? Yes, upline! Okay, bakit yes, upline? Guys, listen. Ang upline, walang ituturong mali. Pero pag sinunod mo kung ano meron siya, baka malampasan mo pa. Yes! Tama? Oh, sino gusto sinusunod siya ng downline niya? Sino? Sino yung gusto na pag nag-text brigade siya sa downline niya, yung mga downline niya natataranta pa para sumunod sa kanya? Sino gusto nun? Oh, sabi mo sa katabi mo, una kang sumunod. Tama? Gusto mo sila sumunod, ikaw? Hindi susunod? Ay, kalokohan yun. Ikaw muna, susunod sila. Tama mali? Tama! Welcome naman natin si upline James Cervantes! Yan, ang mga pogi naming upline. Okay, gabi. Yan yung mga tipong walang katapusan ang pagtulong sa bawat grupo. Okay? Yan yung mga tao na yan. Okay? So ngayon, are you all excited? Yes! Are you learning? Yes! Gusto nyo ba? Yes! Okay. Next is, okay lang ba? Tackle ko yung right attitude? Yes. Ha?
Kasi yung right attitude, minsan, nakakalimutan na rin natin ito eh. Yung right attitude, okay, para doon sa mga, may mga bago ba? Taas nga yung kamay ng mga bago? Bago. Yung hindi pa nagjo-join, taas ang kamay. Oh, tayo nga yung mga hindi pa nagjo-join, tayo. Tayo. Yung mga hindi pa nagjo-join. Yan, sige. Yung pa-join pa lang, tayo. Yan, lahat ha. Ah, yung hindi pa nagjo-join, sige. Okay. Guys, listen ha. Listen, doon sa mga nakatayo, tayo lang, sige. Please remain standing, yung mga bago na hindi pa nagjo-join. Okay. Listen, carefully. Nakita nyo ba maganda Jenga? Doon sa mga nakatayo? Nakita nyo. Tanong, papayag ba kayo na yung lahat na nakaupo, yan lang ang kikita? Hindi. So ang tanong, gustong kumita hindi, doon nakatayo? Gusto. Ngayon, ito maganda. Hindi kayo kikita rito kung hindi kayo kasali. Tama mali. Op, walang upo. Tama mali. Yes, kasi kailangan makabuluhan ang pinag-uusapan natin dito. Di ba? Ngayon, ito maganda. Taas ang kamay sa mga nakatayo. Yung sasali na this week, taas ang kamay. Yung sasali na this week. Sige, taas ang kamay. Okay. O, taas ang, please, remain yung pagtaas ng kamay. Sige. Okay, taas mo kamay mo. Sige. Okay, dyan ma'am. Yung sasali na. Yun, okay. Sino pa? Sa likod. Okay. Guys, listen ha. Pag sinabi kong 1,000,000, isang palakpak. Okay lang? 1,000,000! Mahina. Dapat may, dapat ganun. 1,000,000! Kasama pa. 2,000,000! 3,000,000! At milyon-milyon para sa mga bagong sasali! Alright. Pwede na po kayong maupo. Yan. O, panatag na kayo. O, di ba? Pwede? Pwede. Kasi bakit? Attitude na. Pag-uusapan natin, attitude na. Ibig sabihin, kung attitude dapat maganda, okay? Ilang percent? Dapat 100%. Oh, walang kukontra, ha? 100% dapat perfect ang attitude. Gusto niyo malaman bakit? Oh, tingnan mo to, ha? Ang A, pang ilang letra? Oh, 1. Yung T? Yung T, 20. Oh, 20. I? Ilan? Pang ilan ng alphabet? 9. Oh, yung T, 20 ulit. Oh, yung U, 21. Yung D, 4. Oh, yung E, 5. Oh, sino magaling mag-compute? Compute nyo. Oh, 14 years ko nang ginagawa ito eh. Hindi ako sasablay dyan. Oh, perfect ba? Oh, sabi mo sa katabi mo, 100% perfect attitude. Oh, mahalaga ba yan? Mahalaga yan, kapatid. Kasi kung ikaw ngayon nakaupo ka dyan, okay? Nakaupo ka dyan, gusto mong umunlad, eto dapat, meron ka. Eto ha, yung tinatawag namin GLLA o Good Learning and Listening Attitude. Anuman ang natapos mo, anuman ang kategorya mo, kung architect ka, engineer ka, abogado ka, doktor ka, okay yan, inirespeto ka namin. Pag may sakit kami, doktor ang pupuntahan namin. Pag meron kaming planong gustong ipagawa, architect ang hahanapin namin. Pero pag pinag-usapan, multi-level, makinig ka sa amin. Yes! Tama? May kumukontra. Wala. Oh, sino makikinig sa amin? Ayan, dapat mas malakas. Pinakiramdaman ko lang. Kasi palalabasin namin. And then, joke lang po. Good learning and listening attitude. Kailangan meron kang kusa. Sabi mo sa katabi mo, kusa. Okay? Kusa, hindi pusa, ah. Oh, kusa, hindi kasi. Ibig sabihin, magkusa ka. Kung gusto mo talagang makuha pangarap mo dito. Kung gusto mo talagang lumaki grupo mo, magkusa ka. Kasi hindi kailangan lagi kang sasabihan, hindi kailangan lagi kang i-remind, hindi laging papaalalahanan, hindi ganun. Sabi mo, hindi ganun. Negosyo natin to. Pag sumali ka, pangalan mo nakalagay. Oh, bakit pa follow up pa kita? Tama mali? Pangalan mo nakalagay?
Pag kumita, pangalan mo nakalagay sa cheque, hindi naman pangalan ko. Yes. Tapos kailangan pa, i-follow up kita. Yes. Tusukin ko ilong ko. Tama, mali? Tama. Oh, sabi mo sa katabi mo, magkusa ka. Tuwan-tuwa kayo, ha? Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. It's about time, sabi mo. It's about time. It's about time. It's about time. 1 year na kayo, mga kapatid. Hindi pa kayo nakakaramdam ng palo. Alam niyo yung palo? Palo. O, tapik. Tapik. Okay lang? Tapik? Yes. O, ngayon, matapik kita. Sumunod ka. Tumaas cheque mo. Kasalanan ko? Yes. O, buti na lang. Natapik kita. Tama, mali? O, tapikin mo yung katabi mo. O, sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Kailangan ko magkusa. May natututunan ba tayo? Meron? Meron? Yes! Meron. Kasi bakit? Bakit? Guys, bakit? Listen. Okay, listen. Lahat ba tayo dapat may individual na grupo? Yes! Magmula sa'yo, pababa? Yes! O, huwag ka mag-inarte. Sabi mo, huwag ka mag-inarte. Para sa'yo to. Hindi katabi mo tinatamaan, ikaw mismo. Tama, mali? Tama! Kailangan, hindi? Kailangan! Kailangan? Kasi bakit pagtapos nito maniwala ka sa akin, iba ka. Sabi mo, iba ka. Iba ka! Ibang iba ka. Iba ka! Kasi naituwid mo na. Kusa! Kasi, ang daming hindi naging successful because of kasi. Ang daming hindi nakuha ang pangarap dahil sa kasi. Ang daming hindi nagtagumpay dahil kasi. Yan po yung napaka-literal na dahilan kung bakit hindi ka nagiging successful kasi ang dami mong kasi. Tama? Oh. Sample. Gusto yung sample? Yes. Oh. Tinext mo. Downline mo. 2 days before, may training. Eto na, may training na. Text mo ngayon. Downline! Asan ka na? Reply. Upline kasi po. Matrapik. Upline kasi po. Walang pamasahe. Upline kasi po. Walang magbabantay ng bata. Dami yan pa natin? Oh, ang dami mong kasi, pero gusto mong yumaman. Sino gusto yumaman? Sino gusto ako pangarap? Sabi mo sa katabi mo, walang kasi! Walang kasi! Walang kasi! Walang kasi! Pwede? Eto malupit. Ang dami ng kasi, ang malupit, acne pa. Grabe. Alam ko na yan, upline. Ang tibay mo. Puro ka na dahilan, alam mo pa lahat. Kaya pala. Tama? So ano bottom line mga kapatid? Ito yung mga bagay na dapat nyong iwasan kung gusto nyong magtagumpay. Kaya namin tinatakel to para maiwasan mo. Sabi mo, avoid. Iwasan. Para umunlad. Makakatulong? Yes. Makakatulong? Yes. Beneficial? Yes. May tutuwid mo yung tama? Yes. Oh, kita mo? Tama na, itinuwid mo pa. Oo lang kayo ng oo. May tutuwid mo yung tama? Di ba dapat ang ituwid yung mali? Oo, umu-okay lahat. Tinignan ko lang kung naiintindihan nyo. Kayo talaga. O, sino pa yaman? Ayun! Alright. Sino kwento? Yes!
Okay. Kwento, okay lang? Yes. Okay. Merong mag-ama. Ngayon, itong mag-ama na to, manguhuli sila ng isda. So, pumalaot sila ngayon. So, habang nasa laot sila ngayon, sabi nung tatay, oh, sige, ihagis mo na yung pamingwit natin. Paghagis nung pamingwit, ito. Ito na, tay, ito na!